Magandang araw mga kagre. Andito na naman tayo sa araw na to. Andito na naman tayo sa munting nursery natin. So ngayon mga kagre, sa unang mga videos namin na i-upload, so kadalasan nakikita nyo dun sa nursery activities nursery is yung pagdudugtong, side graft, budding. So ngayon mga kagre, isi-share namin kung paano mag-establish ng nursery sa pamaraan na ginagawa namin. So isi-share namin yon. Kung ano bang kailangan na establish ng nursery. Kasi ang nursery mga kaagre is marami tayong maraming tanim na kanya-kanyang karakter. So paano natin sila i-divide o kung saan sila nababagay na karakter o yung gusto nila na temperature. So ngayon mga kaagre, i-share namin yon. Isa-isa nating i-discuss habang nag-iikot tayo sa kanila sa mga nag-activity dito ngayon kasi sila ni Rani, si Mike, may kanya-kanya silang ginagawa ngayon. So ipapakita natin so at saka ipapaliwanag din natin kung ano yung mga ginagawa nila. So pag dito kasi sa nursery mga kaagre is araw nursery is yung mga activity is ginagawa sa nursery, so involved lahat kung ano yung ginagawa natin para doon sa nursery kasi itong area na to na tinatayuan natin is nursery talaga, so nakapalibot yan yung mga mother plant. I-explain din namin kung ano yung purpose ng mga mother plant, so sobrang importante yun. So may limang major tayo na babanggitin mamaya na pinaka-importante na gagawin natin upang ma-establish yung nursery. So mga kaagre, bago natin sila puntahan is huwag niyong kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga videos na i-upload pa namin. So ma-share namin lahat kung ano yung ginagawa namin o naging effective na para sa amin. So mga kaagre, tara na, puntahan natin sila. Ayan mga kaagre, merinda muna daw kasi si Mike sobrang pagod na, so pagbigyan natin yung hiling niya. Kasi ngayon hindi siya nakatulog dun sa lilim. Kasi mga kaagre, hindi nakadala ng duyan. Ay, get kita ang subo mo ito. Nag-hi ka na. Mag-shout out ka na habang ano pa. Kasi nag-marinda mama. Hindi ka na maka-shout out. Kaya nagbuhat ka na ano. Nagbuhat ka na ng sako. So, ano bang ginagawa niya doon? Para alam nila. Natutulog o. Parang dumaan ka yata doon sa tispan. At saka naghilamos lang eh, para may pawis. Buhat naman ako lang yun. Ipot ng marok. Yung mga kaagre, alas 12 pa lang, nagmerinda na. Kakatapos lang kumain, nagmerinda na. Pero mamaya babawi yan. Buti na lang nagpamerinda si Juan, si Dagol. Maraming salamat sa pamerinda mo. Sponsor ba yan? Ano sa Ilocano yung nagpamerinda? Pamerinda? Hindi, yung merinda talaga, walang ano yung sa Ilocano? Walang Ilocano yung merinda? Ang sakin na stualay? Timo, ano? Timo? Subukan na natin mag-ano, usap kayo ni Rani Bisaya kung magkaintindihan kayo tapos ikaw Ilocano. Eh, saan ako magkaintindihan? Hindi, ako na... Ano ko naman kung nagtugma yung pinag-usapan ninyo. I-try lang natin ha. Kung paano magkasundo yung Bisaya at Ilocano. Kapag nito kasi mo. Sambong. Bayagra. Tingnan mo si Mike. Naamaw naman ka Mike. Unsa ka itubag niya si Ilocano. Isteriya. Amaw ka, bay? Bay, amaw ka?
Tumugit, tumugit. Kari ng Ilocano, wala ka na kung ano yung sabi mo sa kanya. Ah. Ay, kawag pa ka. Tingnan na, sinasin. Wala. Wala ko ayun, yung sa'yo yung istorya. Wala ka nang maot yung mga istorya. Ay, magkatawa lang yabula siya, pati istorya ako ni maging anak. Dumbul ka mic kuno ana lang arkin nyamun di ka pala nawata. Awaw ka mic. Mini ka mic ah. Ano sa ilo kana yon? Yung cute mo. Mini. Di ba salitang mini dalawang words. O pag sa English yun, cute mo. Sabali ka. Sabali ka ang kanya dalawin. Ano sa Ilocano yung cute mo? Oo nga. Nagalas mic. Si Paul, boros. Nganong naboros mga Paul? Kinsay aman na nga nung naburos ka? Di ba nila kasabot? Ang sagasawa naman nila? Nani ba'y buros? Mas maya pa ganito kay kasabot na tila. Rawot ka na na. Mag-Ilocano kayo, maintindihan namin, pero kami hindi. Pero lahat ng sinasabi namin, maganda. Bawal ang bad words. Kasi bawal bad words yun sa ano. Di ba, Mike? Di ba, hapit na ka na inke? Ha? No. Basta lahat ng sinasabi namin, ano yun, hindi bawal yun sa video kasi yung ano bad words. Hindi ka pwedeng magano dyan, ma-block ka dyan. Ngayon lang. Mas importante dyan, kung ano yung sinasabi namin, tatawa ka lang. Wala, ginong ka mini. Tawa lang yun. Mamalo dyan, Ilocano ka nang... Kanang yung magandang ano din sa Ilocano, yung magandang word, huwag kang magbitaw ng ano. Ilocano yun, nasaranin ng magandang ano. Kahit yung medyo hindi niya naintindihan. Yung medyo malalim na Ilocano eh. So magsasalita din siya ng Bisaya na maganda din para sa'yo. Huwag yung mga bad. Maganda yung mga word na yun eh. Paul, anong naboros ka? Tumakas na niyo. Tumakas na kinirahan eh. Ito yung bike. Naburos ba yun? Naburos? Naburos ka lang. Naburos na niya bike. Ito ay magandang ano, pag dalawa. Kayong dalawa, kamong duha tambaluslos. Tambaluslos? Kamong duha tambaluslos. Puro mo tambaluslos duha. Sa Ilocano yon, ay sa Tagalog yon, magkamukha kayo. Parang magkasing ano kayo ng set ng mukha. Karkarupa. Oo. Ano sa Ilocano yon? Karkarupa. Kaya pag Ilocano kayo ng Bisaya, sabihin nyo, may dalawa, medyo magkawig, sabihin nyo, tambaluslos kayo. Tambaluslos mo duha. Masalubong kayo ng mga Bisaya. Tapos sabihin nyo, kulatahon tamo karon. Tapos sabayang ite. Masaya na yan sa inyo pag nasa lubog nyo. Totoo mo. Ano, yung sa Ilocano yung ganun? Yung
magkamukha kayo. Karupa kayo. Oh, karupa kayo. Ayun yun siya. Sambaluslos mong duha. Yun yung sabihin mo. Natutuwa talaga yun, no? Natutuwa sa mga ligaya mga kayo. Tapos sabihin mo, kung natahon tamo ron. Sabay ngiti. Lapit ka sa kanya. Napugtaran na ka. Masinig ka kanya lang mga kayo na mga ligaya. Tarnak na kaya mo ito. Pwede rin, magandang respeto yun sa pagkakano kayo ng Bisaya. Hindi nyo, hindi nyo kayo magdalita. Ang pinaka-simple na gawin nyo dyan is, paglalaki, sabihin nyo, hi, bye, bahok paglagay. Magandang approach yun. Para talaga mag-close kaagad kayo nun. Kaya huwag mo lang kalimutan, hi, bye, bahok paglagay. Yun ang sabihin nyo. Ibig sabihin nun sa, ano, Tagalog, hi, bye. Kumusta ka? Bo, maglagay, bay? Bay? Bo, maglagay? Kung babae po, kung babae naman, sabi ako, hi, day, day naman yun, hindi ba, day. Buhok kang bilat. Bagam daw mang kinibagat na lang. Hi, day, buhok, bilat ka lang. Ang ibig sabihin naman nun, hi, day. Maayo, magandang ano, magandang araw. Pakita to okay. Then dami mo natutunan ngayon na Bisaya. Sabalin siya, ma. Sabalin siya, ma. Sabalin siya, ma. Sabalin siya, ma. Hindi, yun ako. Nabali. Nabali. Nabali ka, ayam niya. Hindi. Tanong niyo kay, ano? Yung sinyo ng Bisaya. Yun ang Bisaya daw siya, no? Hindi ba yung mga gayam? Yung cancellation mo lang? Iba yung maray. Basta yun yung ano ng Bisaya, yun lang ang pambate niya. Yung tambaluslos ka, mini ka, umaw ka. Basta pag nakakita kayo ng Bisaya, ganun ang i-approach niyo para maging kaibigan niyo siya. Madaling makuha ang loob nun pagka sinabihan mong ganyan. Sabali. Agdulo. Ang bayawit ako kinana, sabali kayo malay. Hindi, yun dapat. Oo, oh, lalo na pag dalaga, babae. Sabihan mo, hi, day, bahok pagbilat. Oo. Oh. Ngingiti na yun, tapos lapit ka. Nagagaan na ang loob sa'yo nun. Bang sito, okay mo na lang. Pahay na ka. Talagay ko ka na, ha? Tinumpa. Imagine it. Nee, totoo 'yan. Hindi, nagbat mo. Bawal magsalita diyan pag may nakabidyo ka, bawal magsalita ng masama. Dubli ama, dubli ama. Kata magbagam sa mga bata. Bata. Yung mga common na bata eh, pag hindi mo masyadong kilala yung ano, hindi mo masyadong kilala yung tao, tapos alam mo na Bisaya siya. Malalaman mo naman totoo na pag Bisaya. So, gagaan ka agad yung loob niya. Lalo na lalaki. Kimbaro. Ay, ano? Hello, bay. Kumusta ka? Bawa kang lagay. Anaanin mo. Ah, ganyanin mo. Grabe, matutuwa kasi kami sa mga ganyan. Yung parang... Nagingi ka rin. Tumahala ka. Nagingi ka rin. Tumahala ka. Tumahala ka. Talaga. Para yung basic lang yun, para lang pag-ituro. Pag-ituro kasi sa inyo, yung lahat-lahat din yung kagad makuha. Siyempre, mga basic lang muna yung mga talagang yung mga common na ginagamit namin. Napasurong mo yan. Adi kami, bagam kikikuro na. Sabali kayo, mati sa audio. Hindi, ano talaga yun. Gandang bate talaga yun. Yung pinaka-common kung sa inyo, na, ano nyo sa Ilocano yung napintas ni Aldaw kayo, amen? Di ba? Ano yan? Ganon din yun. Pagbabate ka sa kanya ng, yun nga, sinasabi ko sa iyo, yung halimbawa, gusto mo siyang, ano, gusto mo siyang batiin. Sabihin mo na, ay, may, parang alangan ako sa kanya eh, kasi hindi pa kami makilala. So, unahan mo na siya, batiin mo na siya. Hi, bye, kumusta? Kung lalaki. Hi, bye, kumusta? Bahok kaglagay. Oh.
babate na rin sa'yo yun kasi, ay, mabait pala tong tao na to kasi ang sabi niya pala yung sinasabi niya, hi bye, bahok kaglagay. Memorize mo lang palagi yun. Kung babae naman, hi day, kumusta? Bahok kagbilat. Oh, yun, nasabihin mo. Dawagin ko matagal, abis-bisala. May tanong yun sa mga Nabalit, sursur na di ko. Nabalit. Ano yun sa Ilocano yung ano? Magandang, hi, kumusta? Magandang araw sa'yo, ganun. Magandang bigat. Eh, kung babae. Kung sa amin, ibig sabihin, day eh. Ay. Ading, ading, ano? Una. Ay, ading o balasang? Balasang. Balasang na pintas. Na ano? Naimbag na bigat. Naimbag na bigat. Kadayo amin. Basta basic lang yun. Mas importante, pag kalalaki, sabihin mo, bahok kaglagay. Pag dalawa sila, sabihin mo, tambalos-los mong duha. Ganun lang. Pagka isa lang masalubong mo, bahok kaglagay lang, palagi sabi mo. Inan mo, imong lagay, gabitay. Pwede rin. Sabihin mo, imong lagay, gabitay. Ay, dahil bahok ka bigbilat. Oo, matutuwa yun. Oo. So, basta subukan nyo lang. Lalo hindi naman yan na... Lalo na ito, ikaw na kayo doon ti kampate. Sa jahay. Misuutan na ka siguro, ya. Ha? Misuutan na ka, guys. Tanong nyo kay, kung may mga kilala kayong alam ng Bisaya, tanong nyo kung ano yun. Basta, tandaan mo lang, Mike, yung hi, bye, bahok kaglagay. Katong hi, day, bahok kagbilat. Kung dalawa or grupo, sabihin mo, hi, bye, mga tambaluslos. Bali anak bigyan na duwa ta pa ibet. Din minugtog. Mga kagrete tingnan natin sila doon ni Rani, ni Mike, ni Kuya Elmer at saka ni Paul. So yun mga kaagre, isa din yun kailangan natin. So mag-imbak tayo ng mga kung ano-ano yung pwede nating makuha sa mga paligid. Halimbawa, may mga ipo tayo ng manok. Saka may mga kuso tayo, so pwede natin yang i-imbak para pagka na decompose na yan siya, pwede na natin siyang magamit. So pwede din natin gamitan ng chemicals para mas madali siyang ma-decompose. So ito mga kaagre. Yan mga kaagre yung mga tinatambak namin. So talaga nilalagay lang namin dun sa area na hindi rin makasagabal sa ibang tao, lalo na yung amoy. So habang tumatagal, madidecompose siya, magagamit na natin pang soil media natin. So isa din to sa kailangan natin. So medyo marami-rami to, karga nila, nilalagay namin dun sa area ng malayo-layo sa mga bahay kasi yung amoy nakakahiya din naman din sa mga kapitbahay. So yan mga kaagre, number one, kung may mga charcoal kayo na mga waste, ipunin nyo kasi kailangan natin yung sa nursery sa pag establish natin ng nursery. So ito mga ito ng manok o mga ipot ng manok, so sayang naman, so iniimbak namin. So isa din tong kailangan natin pagdating ng panahon kaysa itapon. So gagamitin natin sa buong farm, ito yung ginagamit natin. Hindi na kami gumagamit ng commercial na buno. Gumagamit man kami ay papitiks-pitiks lang or pakunti-kunti lang. Ayun, mga kaagre. So talagang tiyagaan lang talaga sa kung ano yung pwede natin gamitin na hindi na tayo gumastos, doon na tayo. Si Kuya Elmer, si Paul, si Mike. Amaw. Tuwang-tuwa yan sila pag sinasabihan mo na amaw-amaw at saka mini-mini. Oh. Kasi dadali namin doon sa dulo mga kagre. Tara, samahan natin sila. Tara mga kagre.
mga kaga. Dali natin din sa dulo. Para doon na natin i ano. Si Mike nga bahog lagay. Siya ang nag-drive. Yun nga ka, anuhan mga kagre, kasi si Mike pag sinabihan mong bahog lagay, natutuwa. Kasi pagka-research daw niya sa internet kasi yung bahog lagay is guwapo. Ikaw ba naman tawagin ng guwapo bahog lagay? Siyempre matutuwa ka diba? Mahaligaya ako. Yan mga kagre, dito namin ni-imbak sa medyo ano na area, medyo walang tao. O walang mga bahay-bahay kasi kaumulan kasi mga kagrays yung ano na tayo ng manok eh, babaho siya. So langaw. So dito namin na yan iimba. Kung ano yung makakuha namin, yung mga kusot or yung mga charcoal na waste. So yun mga kagrays, kailangan talaga natin yun pag nag-ano tayo ng nursery. So isa yun na kailangan. Pero hindi pa yun ang pinaka-importante mga kagrays na kailangan natin is number one yung area. So number one, i-ano ko sa inyo, yung number one natin na major na kailangan, siyempre yung area, may lupa tayo. Pangalawa, yung tubig. Kailangan din sa nursery, may talagang hitik siya sa tubig. Hindi yung tubig na alanganin kasi pagdating ng summer, may iwasan natin yung pag-drought ng nursery o kakulangan sa tubig kasi isa talaga yun. Sa pinaka-major na kailangan natin. Una, lupa. Pangalawa is yung tubig. Kasi ang area na kailangan natin mga kagre is yung open. Kasi yun nga sinasabi ko sa inyo is yung paggagawa natin ng pag-establish natin ng nursery is may kanya-kanyang mga ano tayo, may mga kanya-kanyang ilalagay tayo diyan na pananim, lalo na mga fruit trees ay kailangan niya medyo shaded. So ang gagawin na naman natin doon is maglalagay tayo ng net. Maglalagay tayo ng net during summer kasi yung summer talaga sobrang init. So kung hindi naman summer, okay lang, kayang-kaya nila yan. So magkaiba naman dun sa mga forestry kahit na ano yan, lalaban basta may tubig lang. So kanya-kanyang karakter, ma-identify mo naman yun kung ano yung karakter ng isang tanim. So yun mga kagre is, number one is may lupa ka, open area. Number two is tubig, pinaka-importante yun. So pangatlong major materials na kailangan natin is yung mother plant. So ngayon, pupunta tayo dun sa mother plant na ini-establish namin. So hindi pa masyadong marami pero mayroon na. Mayroon tayong mga rambutan dun, mangustin, marang. So yung mother plant mga kagre is kailangan natin yung itanim dito sa paligid ng nursery. Kasi pagdating ng panahon na may rootstock ka na o nakatanim ka na doon ng mga buto, halimbawa, rambutan, durian, or lanchones, dapat may mother plant ka na pagkukunan mo ng sayon na idudugtong yung registered na variety. So yung galing talaga sa mga registered nursery. So doon ka kukuha mo kung pailan-ilan at saka mo napadamihin. So yun ang isang major din yung mother plant. So ang sa nabanggit ko is first is lupa, tubig, pangatlo is mother plant na pagkukunan natin ng sayon, lalo natin yung mga fruit trees, especially sa mga fruit trees talaga yung kailangan natin ng sayon kasi yung mga forest trees hindi na natin dinudugtong yan, hindi na natin binabad, hindi na natin side graft, diretso na yan siya kasi forestry. So sa mga fruit trees lang kailangan natin idugtong, graft or bud. So yun ang mga technology na gagamitin. Kaya kailangan natin magtanim sa paligid ng mga quality na mga mother plant. So yan na nga, ipakita natin mamaya magtanim tayo ng kakao kasi kulang pa yung kakao natin sa malapit. So yung kakao, mayer, yung mga high value na mga fruit trees yung ilalagay natin dito sa paligid. Sa mangga kasi at kalamansi makakuha tayo kahit saan yan. So hindi na masyadong problema. So yun. At saka pang-apat mga kagre na kailangan natin is major is budders at saka grafter, yun tao. Kasi kung mayroon tayong lupa, mayroon tayong tubig, may garden tayo, may budwood garden, o sino gagawa? So pang-apat is yung grafter. So pang-lima is ito na nga,
kailangan natin ng mga soil media, garden soil, mga ito, magagamit natin to. I-mix na lang natin pagdating ng panahon, pero huwag natin gamitin mga ka-agri yung hindi pa decompose kasi mainit sa tanim yan. So i-decompose muna natin siya. Pwede din natin siyang madaliin na decompose, may mga chemicals, pero ang ginagawa namin, nag-iipon na lang kami. 6 months to 1 year, madedecompose na yan siya. Yung mga kusot, mga charcoal, so kung ano-ano, yung mga dahon, iniimbak na lang namin sa tabi. Sa kapag ka na-decompose na, gagamit na namin doon pang mix sa soil media. Yun mga kagri. Yun mga kagri, nagpahinga na naman sila. Oh. Kararating lang, kakatapos lang ni Rinda, pahinga na naman. Ay mga kagre, sobrang init kaya nagpapahinga. Ano sabi mo? Yan si Mike. Oh, pagod na pagod mga kagre. Grabe. Mga tambaluslos ni Dua. Huwag ka magkatabi ka siya. Ibig sabihin nun, tambaluslos. Magkakamukha kayo. Yan ang ibig sabihin nun. Huwag kayo magtabi, baka magpalit kayo sa Bisaya nun, mga tambaluslos mo doha. Ito, natutuwa pag sabihin mong bauglagay. Kasi sa Tagalog yun, ang cute mo. Ngayon mga kaagre, kasi sobrang init ng panahon, sobrang init talaga kasi mga kaagre, mga ano na oh, mga alas dos na, tapos alauna kanina, nag-umpisa na silang naghakot ng tae ng manok kasi medyo madami-dami, nilagay namin dito sa dulo. So ngayon sobrang init ng panahon, naisip ni Mike na magpalamig daw muna. Kasi si Mike talagang nakaisip nito mga kaagre. Gagawin namin di nauuso kasi sa nag-viral kasi yung takatak ngayon, so naisip ni Mike na magtakatak daw siya. So yun mga kagre, exciting yun, titingnan natin yung takatak live daw kasi yung sound talagang kakantahin talaga ni Rani. Kaya yung mga kagre, habang nagpapahinga tayo para hindi natin maisip yung pagod, init, so libangin natin sarili natin. Tara mga kagre, saanan natin.